Hello guys, welcome back again to Pacific Trends Fishing. So, matagal-tagal tayong hindi nakapag-vlog dahil sa nabibisi tayo. Pero kahit tayo hindi nabibisi, hindi naman natin na kakalimutan mag-fishing. So, nakapag-fishing ako last week. Yung gamit ko na reel, yung pinipel test ko pa rin na bagong reel na Ryobi Legacy 8000 series from Kenny's Tackle Shop. So, ito yung pangalawang Ryobi na pinapeltest sa akin ni Sir Kenny. Kasi yung unang pinaltest natin na reel, yung Ryobi Sus ito, yung nakahuli ng malaking Marlin. So, nagpadala ulit si Sir Kenny para ipapeltest itong bago nating reel. Pero ito, in-upgrade ko na lang to yung nab. So, yung sa jigging, nakahuli na to. Pero sa casting, hindi pa. Pero sigurado ako sa ngayong amihan, sa casting, makakahuli din to ng malaking GT. Shoutout nga pala dun kina Bro Robert at Bro Kim ng Pacific Tide Tackle sa pag sponsor sa atin ng apat na pirasong lure to, yung mga Nubi Minos 39 grams 140 mm, 39 grams to, bali apat na kulay yung binigay nila sa akin ito. So check nyo guys yung Facebook page nila. Ayan, meron din sila mga rod saka mga reels saka, lalo na mga lures. Kadalasan mga Nubi, mga lures nila na na binebenta. At saka hindi lang lures ang binigay sa akin guys, nagbigay din sila sa akin ng ng jersey ng Nubi, saka yung sombrero ng Nubi, saka yung scarf na Nubi. Thank you guys sa pagsuporta nyo sa channel nating malupit. So huwag kayong mag-alala, ihuhuli ko to ng ihuhuli to ng malalaking GT. Huwag lang to tatangihin agad sa akin kasi pag ito tinangay agad, wala. Yeah, di naman talaga natin maiwasan na may nakakawala ng GT. So, yung nangyari nga pala dun sa pag-fishing namin, nakahuli ako, kinagatan ako ng malaking barracuda. Ang problema nga lang, nakawala. Pero halos mahawakan na namin kasi unang-una wala kaming dalanggap kasi nung paalis kami sa bahay, akala ni Brad Michael na magdadala ako ng gap. Akala ko rin na magdadala rin siya ng gap. So nangyari, walang gap na nadala. Yun ang pinaka-importante na dadalhin nyo pag kayo. Sure casting or sa rock fishing or cliff fishing kasi yun ang pinaka-importante para makuha mo ang isda. Kasi kung wala kang gap, talagang mahihirapan ka. So, yung video naman guys, kasi nagka-problema tayo sa microphone. Ginawa ko, lalagyan ko na lang siya ng background na music kasi yung original na video wala siyang sound. Kaya boring naman kung yun lang ang i-play natin. Wala tayong naririnig. Pero ayo, para hindi tayo medyo maboring, lagyan ko lang ng background music. So enjoy na lang niyo guys kung paano ko nakipaglaro doon sa barracuda na yun. Bali unang isda sana yun ng Ryobi nito sa sure casting, pero hindi tayo binalad na kawala. So, ito na guys, papakita ko sa inyo yung video natin na yung kung paano tayo kinagatan ng malaking barracuda. Sa nga pala guys, huwag nyo kalimutan nga pala mag-subscribe at saka share and comment. Thank you nga pala sa nag-subscribe sa akin kahit hindi ako nakakapag-update. Thank you sa suporta nyo. Tsaka by next month, baka every week na rin tayo mag-upload ulit ng mga video sa channel natin. So,
Thank you guys sa suporta niyo. Ito. Ito na, ipapakita ko na yung video.
caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.